10 kakaibang restaurant sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga restaurant ang ating pinupuntahan sa tuwing gusto nating kumain ang hindi na nagluluto. Sa pamamagitan din dito, matitikman mo ang iba't ibang pagkain gusto mo na hindi mo kayang lutuin. Ngunit paano na lang kaya kung mayroong restaurant na mag-o-offer sa iyo ng ganitong mga putahe? O di naman kaya ay ganitong mga tema? Sa video na ito ay sama-sama nating alamin ang 10 kakaibang restaurant sa iba't ibang panig ng ating mundo. Opaque Restaurant. Kung sanay kang mga pasadilim, pwedeng-pwede ka sa Opaque Restaurant na matatagpuan sa San Francisco, California, USA. Ang tema kasi ng restaurant na ito ay mag-o-offer ng mga masasarap na pagkain sa dilim. Bawat customer sa naturang restaurant ay igaguide ng isang waiter na suot ang isang night vision kung saan sila maaring pumuesto. Walang menu na ibibigay ang Opaque Restaurant, basta kung may customer, isiserve nila ang lahat ng kanilang masasarap na niluluto sa madilim na paligid kung saan naroon ang kanilang mga customer. Wala rin puwang sa restaurant na ito ang pagkuha ng larawan sa mga pagkain, sapagkat ipinagbabawal ditong ilabas ang iyong mga gadget. Sinanay din ng husto ang mga waiter na ipanatag ang loob sa mga magiging guest na takot sa madidilim na lugar. Kita Undersea Restaurant. Matatagpuan naman ang nakalubog sa tubig na restaurant na ito sa Conrad Maldives, Rangale Island. Kita, salitang nangangahulugang Mother of Pearl. Kaya naman ang tema ng kanilang restaurant ay nasa 5 meters below sea level. Ang kakaibang restaurant na ito ay may capacity na hanggang sa 14 katao. Sa loob nito, kitang-kita mo sa transparent nitong bubong ang 270 panoramic underwater view. Napakainam ng Kita Undersea Restaurant, lalo na sa mga mahihilig sa dagat. Tanaw mo rin kasi dito ang mga naggagandahang isda habang kumakain. Napakasarap ng ino-offer nilang pagkain dito, ngunit yun nga lang, medyo may kamahalan. Disaster Cafe. Tunay ngang disaster ang iyong mararamdaman kapag sinubukan mong kumain sa Disaster Cafe na matatagpuan sa Spain. Sa unang pasok mo sa lugar, wala kang makikitang kakaiba. Ngunit kung sasakay ka na sa elevator, ito ang maghahatid sa iyo sa animoy ilalim ng lupa, na kung saan nandoon ang malakwebang restaurant. Pagdating mo sa lugar, maaari ka ng pumuesto at kumuha ng upuan at umorder ng kahit anong nasa menu. Makikita mo din ang mga staff dito na nakasuot ng tila ba mga minero at mayroong mga hard hat. Mapapansin mo rin na ang kanilang mga plato o mga kubiertos ay may kabigatan kung ikukumpara mo sa ordinaryo nating ginagamit. At maya-maya lang habang ikay kumakain, mararanasan mo na ang tinatayang nasa 7.8 magnitude na lindol. Lahat ng bagay ay gumagalaw maging ang mga ilaw ay patay-sindi. Umaalog ang mga lamesa at maririnig mo ang mga sigaw ng mga babae. Kung medyo malakas ang loob mo, maaari kang manatiling kumain o pwede ring magpanik ka muna at patapusin ang paggalaw ng lugar. Ang mga natatapon na pagkain at inumin, mga naglalaglagang bagay ay normal lahat sa restaurant na ito. Kaya naman kung gusto mo ng disaster habang kumakain, bisitahin mo na ang Disaster Cafe ng Spain. Modern Toilet Restaurant. Ang malakubetang tema ng restaurant na ito ay makikita mo sa Taiwan. Hindi ito po pwede sa mga mahihinang nilalang, sapagat lahat ng bagay na makikita mo dito ay nakabase sa isang toilet. Mula sa mga upuan, ilaw, lamesa, kubiertos at maging sa mga pagkain. Kaya naman kung medyo mahina ang iyong sikmura at tsak mapapaisip ka ng hindi maganda kapag nakita mo ang pagkain isiniserve dito. Malinis naman ang lahat ng pagkain dito, subalit yun nga lang. Dahil sa kanilang tema, mapapaisip ka talaga ng hindi kaaya-aya. Dicas Restaurant. Sobrang kakaiba din ang Dicas Restaurant na matatagpuan sa Amsterdam, the Netherlands. Ang 26 na talampakang glass building na ito ay isang kainan na ang laman ng kanilang menu ay sa mismong garden nila kinukuha ang mga ingredients. Napaka-presko ng kanilang mga ino-offer dahil sa araw din mismo ng iyong pag-order at saka pa lamang nila pinipitas o kinukuha mula sa kanilang garden ang mga ingredients na nasa malapit lang din ng kainan. Sila mismo ang nagtatanim at nag-harvest ng mga kinakailangang gulay o prutas para sa mga customer. Kaya naman napakainam talagang kumain dito. Hidaka Sushi. Ang napaka-weirdong kainan na ito ay matatagpuan sa Amerika. Ibang klase dito sapagkat isiniserve ang kanilang pagkain sa ibabaw ng isang hubot-hubad na napaka-sexing babae. Kaya naman panigurado, bawal na bawal sa mga minor ang restaurant na ito. Kung babae naman ang kanilang mga customer, syempre lalaki naman ang magiging modelo. Upang mapanatili na walang magiging kontak sa pagkain ng katawan, nilalagyan muna nila ng dahon ng saging sa ilalim bago ang pagkain. At pagkatapos noon, malaya mo nang makakain ng iyong ino-order.
Sa mga naespasyalan ng naturang kainan, nakakalungkot po na balita. Dahil kamakailan lang, ang Hidaka Sushi ay nagsara na. Kaya Bukiya Tavern. Ang Kaya Bukiya Tavern restaurant na matatagpuan sa Japan ay hindi tulad sa isang ordinaryong restaurant. Sa kainan kasi na ito, dalawang unggoy ang magsiserve para sa'yo. Ang isang unggoy na may edad na 12 years old ang nakatoka sa pagsiserve ng mga inumin sa lamesa ng customer. Samantalang ang isa naman na may edad na 4 na taon ang nagbibigay ng hot towel sa mga customer para pamuna sa kanilang mga kamay bago umorder. Bibong-bibo ang mga unggoy na waiter dito. Nagagawa din nilang makipagkaibigan sa mga customer at ang kanilang nagsisilbing tip ay ang mga pinakuloang suya beans na mula sa customer. Mahigpit namang minomonitor ng mga kinauukulan ang dalawang hayop upang hindi maabuso at ang kanilang pagserbisyo ay pinapayagan lamang hanggang sa 2 oras kada araw. Noong 2011, nagsara ang Kaya Bukiya Tavern Restaurant dahil malubha itong naapektuhan ng tsunami at ang dalawang unggoy ay nanatili sa pangangalaga ng may-ari ng naturang restaurant. Amex Coffee. Matatagpuan sa Vietnam ang Amex Coffee na kung saan may experience mo dito ang pagre-relax habang nagkakape na pinapanood naman ang mga makukulay na isda na lumalangoy sa sahig. Sa lawak nitong 20 square meter, napapaligiran ito ng tubig sa lalim na 25 centimeters. Bago ka pumasok dito, nire-require din nila na hubarin ang iyong sapatos at linisin ang paa at pagkatapos noon, pwede ka nang mag-enjoy at mag-relax habang nag-snacks. Sky Restaurant. Isang search lang natin sa internet mga kaibigan, marami na tayong makikitang lugar na mayroong Sky Restaurant. Ngunit ang isang ito ay matatagpuan sa Canada. Sa taas na 160 feet habang nakastrap ka sa isang dining chair, mai-enjoy mo na ang pagkain habang tanaw ang malawak na view sa gawing ibaba. Ginagamitan nila ng crane upang maiangat ang dining mobile kung saan naroon ang kanilang mga customer. Kung kabado ka sa itaas, paniguradong safety ka naman dahil naka-intact at naka-strap ka sa iyong kinauupuan. Tunay ngang kakaibang experience ang maranasang kumain sa Sky Restaurant. Subalit kung gaano ka kataas dalhin sa sarap ng iyong kinakain, ganoon din kataas ang presyo na iyong babayaran. Sapagkat nagkakahalaga lang naman ang tumataginting na $290 per person o humigit kumulang na sa 14,000 piso. Devil Island Prison Restaurant. Ang Devil Island Prison Restaurant ay matatagpuan sa China. Sadyang ginawa ng may-ari ang ganitong tema upang takutin ang mga tao na gumawa ng krimen at ipakita kung gaano kahirap ang nasa isang kulungan. Bawat guest na pumupunta dito ay kinakailangan kuna ng fingerprint at mugshot. At pagkatapos ay ipapasok sa 6 selda kung saan doon isiserve ang kanilang pagkain sa isang metal table. Maging ang mga plato na gagamitin ay sa katulad mismo sa plato na ginagamit ng mga preso. Kaya naman kung gusto mong maranasan ng isang kulungan na hindi gumagawa ng krimen, maaari mong pasyalan ang Devil Island Prison Restaurant ng China. Kaso ang mahal ng pamasahe papunta doon. At iyan mga kaibigan ang ating kompletong listahan ng mga kakaibang restaurant sa iba't ibang panig ng mundo.